Turabin TV channel. Guest host for today's episode. Shout out po muna tay Ma'am Mendry. Ma'am, uwi na po kayo. Hindi na po kami galit. Happy Isabela! Isama natin si Ma'am Ara na fink yes. Na fink ngayon. Kaya siya ang guest natin for this topic kasi siya po talaga ang nanguna sa programa natin on financial literacy. Nasa Congress pa po kami or nasa SMF pa, National Commission on Muslim Filipinos, kung saan po kami nagkakilala. Talagang sinusulong na namin, Ma'am Yunis, yung financial literacy. Tapos napunta kami sa Congress, final namin yung Islamic Banking Bill, na ngayon ay isa ng batas. Pinagpatuloy natin yon. And hindi siya limited lang sa practitioners or believers ng Islam, kundi sa lahat. Madali lang po ang ating recipe for today. It's tuna salpicao. Yay! So, ang sasakyan po is not an asset. It's a liability. Kasi ang asset should be something that will give you income. Doon sa cash flow, diba? Dapat yung asset na yon, yun nga, magbibigay ng income. Anything po na gastusin ang kanyang, you know, ang kanyang tawag dito, purpose in your life, hindi yun asset. It's a liability. So doon muna, pag wala na yung laman yung envelope na yun, tigil ka na mag-shopee. Ayan! So, ande, tigil muna. Ayan. So, ayan. Sorry bawasan sa mga brands. Bawasan muna. Pakiflip na lang. Tutun! Tuna, salpicao. Try na. Mabilis lang pala. Oo, mabilis lang. At ang bango-bango. Yes. Ang pinakahihintay ni Mendry. So, sorry, men. Shout out, men. Ating kapatid, ha? Bilang na bilang po kung ilang slice yan. Oh, ayan. Sige, Ara. Okay na, Ara. Yan lang ang sayo. Okay, ganun talaga si Mamda. Ever since, ang hilig niya magpakain. Tapos, madadaya siya yung dalawang subo lang siya. Tatlong subo. Marami pong mga investment scheme na. Basta po, naisip ninyo na, parang sobrang laki naman ang kikitain. Or sobrang, uy, pero if it's too good to be true, yes, probably talaga it's not true. Kasi ang dami nating naririnig ng mga scam. Yes. Yung insurance, hindi siya for the person, kundi para dun sa mga may iwan. The Cooking Show! Masyadong anong maputi, okay, bukong na color ko. Oh no, may tong, doon. Doon, be, kitamin be, as be. Light yun, binahe-binahe-ben. Wala daw tayong energy. Ano pang iba? Like marriage certificates, anong importansya naman yan? Anong issue yan? Thank you.
Buenos dias, Isabela City. Maayong adlaw, Basilan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magandang araw po sa ating lahat. And welcome to The Cooking Show! Chinese community. Yeah. So, ayan. Kita kayong mga photos. Hello. Ayan. Sa mga Filipino Chinese, like me. Ah, talaga? Oo, lima, diba? Lim na hilaw. Chinese na hilaw, yon. Tingin ko kahit ano, lahat, majority sa atin, kahit konti man lang, no? Meron talaga yung Chinese. Ako meron ako eh, alam ko. Hindi ko lang matrace. Ipa-trace natin. Pagbagong gising ako, singkit ako. Ayan. Yes. So, pwede natin yan ipa-trace sa bisita natin ngayon. Ay, tama! Alright. Correct, correct. Eto, nakakaalam ng mga ni Nuno. Yeah. Oh, so, pero bago ko siya i-introduce, mag-intro muna ako. Sige, go. Ang buwan ng Pebrero, ang Civil Registration Month. No? May iba't ibang mga nakalatag na aktibidad po. Ang ating Office of the Civil Registrar. So, para kwentuhan tayo niya ng ano-ano yung mga nakalatag na plano no ng City Civil Registrar natin. We have with us today our very not own... Not other than... Ano yung grand music? Yes, yes. Ayan. Kapangkad Manila lang sa Isabela City. Hindi naman ganun. Okay, dito ka mag-. De, sabi namin ni Mendry, kami po yung normal lang, hi. Pinagpala. Kayo yung matangkad. Yes. Then, hakitumbay sa. Hakitumbay kasi para balance kita. Opo, ayan. So, ayan. Salam alaikum, Ma'am D. Walaikum, salam leo. Yes. Oh. Welcome to our show, oh, finally. Finally, di tayo tatlo, ah. Oo, to kayo, kayo dalawa. Yes. Three Ds. Finally. Kasama namin siya. Mahilig din po itong mag-request ng kung ano-anong ipapaluto. Mahilig magkain. Mahilig gumagawa. Pareho. Oo nga. Ayan. So, yun, Ma'am B. Ano ay si Mayor pala? Mayor, anong recipe natin ngayon? Oo, recipe natin. Ito pong kasama namin, hindi po ito kumakain ng chicken na hindi native. Oh. Oo. Tapos, kailangan paghinihin muna yung manok. Paintaon. Paintaon niya na ay manok before niya. Oo. Ayan. So, organic, native, ganyan. So, medyo ano challenge for us. So, we decided na fish ang ating i-prepare. No? So, it's Hindi siya mag-intaw. Hindi siya, oo. Yes. Baka nauus na. lapu-lapu in hinangon ka. Ay, nagtausog na kami sa ating mga audience po. No? So, ang iluluto natin ay fish. Thai steamed fish. Okay. Oo. Yes. Ayan. So, international. Oo. I heard a Thai. Okay, so... ingredients muna okay, bago yung mga ano, tanong. Ano po syempre, we have the fish. Medyo pwede rin gamitin dito ang talakitok. Basta anything na, ano, na hindi masyadong malansa. Alam mo, anong isda to? Isda. Isda ano? Isda baga. Ah, yung sinabi ni Mia, lapu-lapu. Lapu-lapu. Pero before, alam mo na lapu-lapu yan. Oo naman. Po, hindi, huwag niya kaingatan on pikulapu, hukunkula. Yes. Sabi ko, di ba parang mas first class ata yung hindi. Ano, brown. Kasi rare siya. So, medyo mayroon, wala pong available na malaki na lapu-lapu. So, medyo petite ang ating lapu-lapu today. Ayan. Cute. Diba? So, first things first, pag mag-steam, the challenge with steaming fish
medyo bangbo. Kung hindi maayos ang pag-steam mo, malansa. Mm-hmm. Diba? So ako, very particular ako. Ayoko ng malansa. So, kinakatay ko pa siya ulit. No, with the, ano, you put a little salt and a little paminta. Yan, sa loob. Dito sa mga ulo niya. Konti lang. Konti lang, kasi ayaw naman natin maging maalat. Then, paminta. Again, sa loob. Then, nilalagyan ko pa siya ng tanglad. Sai. Yes. Sa loob din. Kaya magnanaw talaga siya. Oo. Tsaka talagang siguradong walang lansa. Makaalis na lansa. Ikaw mo lang siya. Hindi. Hindi. Sirena ako. Tapos, lagyan pa ng ano nga, ginger. Eh, ginger. Oo. Ginger. Luya. Dito sa mga slice. Siyempre, ini-slice na natin siya, no? So, yeah. Ano yun, Mamda? Piniprepare mo lang ang isda or lulutuin na natin siya? Lulutuin na natin siya. Tapos, i-steam natin na siya. But before that, ano muna, Mamda? Introduce isa isa yun. Ah, sige. Sorry. For our audience dyan. So, para dun sa fish, for steaming the fish, you have salt and paminta. Then you have your tanglad. Mm-hmm. You have your luya. Then ako, sorry, ang arte ko eh. Tip din, pag nag-i-steam ng fish, pa-boil mo muna yung water bagong ilagay yung fish. Mm-hmm. Dati kasi, hindi ko alam yun, sinasabay ko, ilagay ko ng water, ilagay ko na rin ang fish. So, ang tanda kasi naglata siya. So, dapat dun sa pag-boiling mo talaga siya, tsaka mo siya ilalagay. Tapos, nilalagyan ko rin ng, spring onion, dahon ng sibuyas. Yung plate kung saan ko ilalagay yung fish. As, ano yan, pang-design lang? para hindi siya dumidikit. Ah, okay. Minsan yung skin, dumidikit siya sa plate, eh pangit pag wala ng skin. So, nilalagyan ko siya niyan. Okay. Then, ilalagay na natin siya sa steamer. Mm-hmm. And nag-boil na siya. Yes, kasi kanina pa. Challenge. Yan. So, ilang minutes yan? Depende. Pero ganito mga 8 to 10 minutes. Okay. Timer, please. Siyempre, somewhere along the way, babalik na rin mo rin siya. Okay. Malalaman mo yung steam fish kung luto na. Yung pinaka-thick part niya, i-ano mo ng tenedor. Pag hindi na nag-i-stick, hindi na dumidikit, meat sa bone, like parang cake. Oo, natatanggal na siyang ganyan. So, ibig sabihin, luto na siya. Okay? Okay. So, for the sauce, okay. Ito na ang ingredients niya. We use chicken broth. Mm-hmm. Oo. Ayan, 1 cup chicken broth or chicken stock. Kung wala, pwede rin water. Pero hindi na siya ganyan kasarap. Ayan. Then, we use, fish sauce. For fish no na medyo malaki, you will need 1 cup of the chicken stock. Then you need 2 tablespoons of sugar. Ito, brown sugar. Then you use 8 tablespoons of lime juice. Ayan. Alam nyo, masarap yung native na suha. Ano ba? Lemon. Lime natin. I mean, swa-pusuran. Yeah. Or swa-itlog. Sobrang sarap niya. So, ini-usal ko yun. Swa-itlog. And then, mahoy. Ano yun? Yes. Smell niya. Oo. Then, you have 2 heads of garlic. Maraming garlic ang kailangan. 6 tablespoons of patis. Sili. No? Lara. Na i-chop-chop mo lang. Then, you need cilantro. Ito ang hirap akong hanapin dito.
cilantro or coriander sa Manila. Oh my God. Pero sa atin, para siyang kinchay. Oo siya kinchay. Kinchay. Oo. Bigger versions yung kinchay. I don't know. Ito siya sabut. Sabut? Ang sarap naman ng parang sabut. Parang may ganyan sa... Ayan. May amoy siya? Oo. Mabango talaga siya. Siya talaga yung nagbibigay nung Thai taste niya. Okay. So, ayun po. So, magtanim-tanim po tayo ng kinchay. And then, of course, celery. Celery. Okay. So, inimix mo lang talaga siya. All of this? Yes. Oo, lulutuin mo siya. Siya yung magiging sauce. Yes, siya yung magiging sauce. So, bago natin gawin yun, magpintuhan muna tayo. Yes, but before that, magbe-break na tayo. Okay. Magko-commercial break. So, alam mo na yung drill? Oo. Ano yung drill? Sabihin ko, magbabalik po kami dito lang sa... Babalik po kami dito lang sa The Cooking Show! Laughter is brightest in the place where food is good. Good food is very often, even most often, simple food. Show, and we still have with us Ma'am D, Ma'am Dayang, Mirhama, Jaljalis, at siya yung hot seat natin ngayon, no? Dahil civil registration month ang Pebrero, no? So dapat tatanungin natin siya kung ano-ano yung mga programs and services natin. Meron ba tayong mga nailatag, Ma'am D? Yeah, meron tayong nailatag kasi ito yung buwan ng mga i-register natin, yung mga hindi na-register mayor. One of the program ni Mayora is kailangan zero unregistered yung Isabela City. Yes. Umpisahan natin yung eskwelahan. So, meron tayong pilot school na subukan natin di zero. Ibig sabihin lahat naka-fills is ID registered. Yes. Tapos, lahat din meron silang PSC birth certificate. Yes. So, yun ang isang target natin. But then, every year, nagmo-mobile registration po tayo. Yung pumunta kayo sa mga barangays. Sa mga 45 barangays, Mayor. Tapos ito naman kay Mayor, siya lang yung the full month of the February na nagmo-mobile yung city. Sa iba kasi is one day lang po siya sa may city hall. So sa atin, the whole month, iikot kayo para maghanap ng mga walang birth certificate. Yeah. Kasi nung ano, yun lang unahin siguro natin na yung sa City Civil Registrar's Office. Diyan nire-register ang birth, death, marriage, divorce. Sa korte. Okay, sige, ayan. Nung umupo tayo, kasabay natin si Ma'am Dayang din, ang talagang inano niya yung backlogs, no? Yeah. Ang dami, especially yung malahas yata, yes. Diba? Kung hindi pa kailangan ng birth certificate, yeah. Kung hindi pa kukuha ng birth certificate. Kung hindi pa ma-hospitalize, hindi pa kukuha. Oo, kailangan sa and then kailangan rush. Correct, ayan. So yun, no? So, in fairness, siya talaga ang nag-suggest doon na buong buwan. Oo, buwan para talagang mahabol natin yung backlog.
So yun din, ano din no, importante rin ng malaman ng mga tao na importante yung mga saan ba papel, ginagamit, yung mga papel, mga no? Pagkapanganak mo, kailangan ng papel. Oh, mag-enroll saan ka kayo ng gamit yan? Ang number one kasi Mayora, Mendry. Is yung identity ng Filipino, di ba? Oh. So, kailangan sabi mo Filipino ka, pero pag papeles, wala kang may present, oh, wala kang ID. So, unknown. Saka yun nga, pagpanganak mo pa lang, di ba, kailangan papel agad. Alam mo yung ako na-realize yung significance niya, yung mga nag-hajj. Yes, yes. Tapos mga ilangan na ng passport. Yes. Tapos hanapan na. Usually, yes, dyan yung maraming sumusugod at gumukuha ng birth certificate. Kaya 50 years old, 60 years old. Kasi nga, kailangan na nila kasi mag-hajj sila. So, itong free mobile, ano natin, registration, any ages, any age can apply. Basta nasa mundo siya. Ipinanganak siya. Kasi may mga tao na wala talagang birthday. Yeah, meron. Oh, yung mga matanda na. Especially yung boundary natin. Malala yung lugar. Ano bang hindrance? Bakit hindi nakakakuha? Like, mahirap ba dito sa... Magkuntuhan kay dito sa... Hindi nila masyadong alam kung ang importansya ng birth certificate. Unless kung darating na yung mga... Pero yung facilities naman natin to offer this birth certificate. Facilities? Birth facilities? Hindi. No, yung equipment. Laki naman ang facilities. Yung equipment po. So yung equipment po natin is yun lang, computer. Tapos printer. Hindi naman siya gaanong masyadong mahirap hanapin. So I think yung lang kailangan namin ng well educate doon sa things na yun. So tulad ngayon, nangangailangan naman ng Philippine National ID. So if you do not have any birth certificate, you could not apply for the National ID. So ngayon dinodouble niyo na yung target niyo, phases na. So meron ba tayong ano yung sinasabi ni Mayor na backlog na ano yung number na yun? Oh, yung backlog man, for example, yung Badyaw. So, we should be targeting 3,000 most karami na. So, minsan, pag hindi ka nagmo-mobile, hindi na maintindihan yun. So, minsan nga, may na-discover ako sa Tampalan, yung kanilang birth certificate is hindi nila binalik doon sa amin. From the hospital, hindi sila bumalik sa office to let be approved. So, yun pa rin, education, kwan. Information. Okay, so okay. Kamusta na isla natin? Okay na siya, binaligtad ko na siya. So, ayan. Oh! Diba? Mukha na siyang isla. Ang sarap na inyong. Sana buo siyang lumabas. Kanina na pag-usapan natin birth certificate. So, ano pang iba? Like marriage certificates, anong importansya naman yan? Ooh. Di ba issue yan? Ikaw nga gusto mag-register. Ikaw yung nag-advise. Ano okay. Advices yan si Ma'am? So, kailangan kasi mag-register talaga yung mga ikakasal. Kasi ang problema dyan is pag hindi kayo kinasal, yung mga anak ninyo is legitimate. So, yung mga kinakasal, yung mga anak nila will be legitimate. So, ang negative doon sa mga illegitimate, they cannot avail yung mga rights and privileges nila bilang mga totoong anak under the law. So, yun ang mga disadvantages. Same din yung perspective sa Islamic term. Yeah, the same din yun. Because, walang lalo na ngayon yung walang kasal, hindi kasal. Opo, lalo na ngayon yung anti-child marriage law ba yun? Mm-hmm. You are not allowed 18 before. Mm-hmm. So yung nagpapakasal, yung kinasal, yung tumutulong sa kasal, yung accessories. Oo, magiging malaking problema. And I don't think kailangan din yun kahit hindi tayo sa Sharia. Ano ngayon kung magmo-mobile tayo, we have to inform them. Na may gano'n. May gano'n tayo ngayon. So ano ngayon? Ang marami pa. Ibang topic na yun. Ibang topic na yun. So, yun. Ano po tayo, no? Ako, I'm very proud. Isa po ang CCR sa talagang... Mass wedding. May mass wedding. Sa talagang... oo, na maraming innovations and programs. Parang, sabi ko nga, in my first term, ilan na nakasal ko? 100! First term? Every year is 200. Oh, every year is 200. 200. So, 400.
200 people, 100 couples. Ah, oh, sige, yeah. Sige. Oo. So, ilang so, 300. So, 300 plus couples. Plus yung mga sumusulpot pa sa office. Iba yeah, pa yun. Iba pa yun. May or so, ang dami. Ako, sigurista. Oo. Hindi, tsaka, ang isa sa mga magandang na gawa po ni Ma'am B sa CCR, yun ang ano, yung break. Paki-explain mo ang Brex. in a very ano to, layman's term. Kasi dati eto lang, umpisahan ko lang nung pinopost po sa akin ni Ma'am Dayang 'yon. Eh, alam mo na hindi naman ako technical na tao, di ba? So ang pinaintindi lang niya sa akin yung challenge na kailangan pang pumunta ng buwaga. Yan yung sinasabing hindrance. Kaya hindi na ako pa-register. Yeah, so, meron pong naisip na solution si Ma'am. Proceed. Sige, ikaw na. So, na-inspire tayo doon sa kwan, yung time ng pandemic na mahirapan yung tao pupunta sa kabilang isla sa Sampuang Pasig, Mendry. Yes, dahil walang biyahe. So, dahil walang biyahe. Tapos, ang problema nila is yung requirements sa registration ng live bird nila. One thing is yung negative ng PSA. Nakikinig ka? Yes. PSA. Okay, PSA. So, yun, nagmowa si Mayora, automatic approved, basta for the benefits of the public. So, ibig sabihin ng Brex is, hindi na sila pupunta na sa Buanga City. Pupunta na lang sila sa inyo. Yeah, pupunta na lang sila sa office natin. To comply the requirements. So, wala nang pagod pupunta na sa Buanga City. And then, kayo po yung pupunta sa Buanga to facilitate this. Libre ba ito? Sa PSA, hindi siya okay. Sa atin, meron lang tayong service fee. So, nakaka-budget sila, nakakatipid sila doon sa pasahe, sa airport. At saka yung pumila lang, di ba? Yeah, pumila. Na-try ko pumila sa PSA. At saka yung pabalik-balik, kasi hindi mo ma siya makuha. At least dito sa atin, we text them, your PSA or your ride, blah, blah, blah. So, yung mga anong timeline natin? Timeline natin depende sa PSA. Pero minsan, pag Monday ka, so i-deposit natin, so more or less Wednesday, Monday, Thursday. So, pag Thursday ka, so next may Friday week. Next week. Okay, yeah. So we'll have another break and we'll see you again. Pag-usapan natin ang iba pang mga kwentong registrar, no? And mamaya may pa-trivia and may pa-game kami, so just, ano, ano ba? Just stay tuned. Stay tuned. Okay. Asa na si Mayora? At magbabalik po ang ating show, The Cooking Show! Para sa ating trivia question, anong month ang civil registration month? Namin nyo. Tinchay siya, no? Yeah. Ay, ano ha? Dagdag ko lang. Kasi yung ibang tao, akala nila ang registration, city registration, hanggang dun sa pag-uwa-uwa. Okay. Pero actually, historically, sobrang civil lang. Kinalkal po natin in preparation for our museum. Kinalkal natin ang records ng CCR. Makikita mo doon si din mga unang mga pinanganak sa Isabela. Lola. As early as 1940. Diba? So, makikita mo talaga. Sa kaya, mag-i-train si Ma'am Dayang. Sino yung flatline mo na try? Yes. And then, mga nagmamadali dyan na mag-abroad. Palaman nagmamadali. Problema ni Ma'am Dayang. Lagi nagmamadali.
madali. And then yung lastly ngayon is yung humus naman is yung fibra. Ibig sabihin ng fibra is i-deliver na nila yung negative na PSA na ano ba to, negative na PSA. Kasi pag registration ka, register ka late, so you have to apply for negative. So magkano yun? Magkano yun? So print ng substitute doon sa ID na yun. Ito'y meron ako. Mm-hmm. Kasi yung team na ina-apply mo siguro wala. Kaya ngayon sa Sitti, kumpleto recados tayo. Hindi sa Sitti kami. Okay, then, of course, sabi ko nga kay Mami and Niece, pero gusto mo talaga kumain. Gusto mo ng laway ko. Kasi yung amoy. Yeah. Ano po yan sa The Cooking Show! Pinchay siya, no? Ayan! Yeah. Ay, ano ha? Dagdag ko lang. Kasi yung ibang tao, akala nila ang registration, city registration, hanggang din lang sa pag-uwa-uwa ng mga city. Pero actually, historically, sobrang sigil lang. Kinalkal po natin in preparation for our museum, kinalkal natin ang records ng CTR. Yeah. Makikita mo doon sino yung mga unang mga pinanganak sa Isabela. Lolo, as Lola. As early as 1940. Diba? So, makikita mo talaga. Sabi ko, mag-trace si Ma'am Dayang. Sino yung flatline mo na trace? Oh, yes. Yung mga nagmamadali dyan na mag-abroad. Yeah, palaging nagmamadali. Problema ni Ma'am Dayang yan. Palaging nagmamadali. And then, yung lastly ngayon is yung humus naman is yung fibra. Ibig sabihin ng fibra is i-deliver na nila yung negative na PSA. Na, ano ba ito? Negative na PSA. Kasi pag registration ka, register ka late, so you have to apply for negative. So, magkano yun? Magkano yun? So, print ng substitute doon sa ID na yun. Ito'y meron ako. Kasi yung team na ina-apply mo siguro wala. Kaya ngayon sa Sitti, kumpleto recados tayo. Hindi sa Sitti kami. Oo, pumunta ka sa Okay, then, of course, sabi ko nga kay Mami and Niece, pero gusto mo talaga kumain. Gusto mo ng laway ko. Kasi yung amoy. Ano po yan sa The Cooking Show! Thank you.
IsaTV Productions. Your only island TV channel.